Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Dinala si Mateo sa ospital. Hindi ako nakapagsalita at paulit-ulit kong sinisisi ang sarili sa nangyari. Hinilamos ko ang palad ko sa mukha ko habang umupo sa upuan at naghihintay ng resulta. Natatakot ako. Kasalanan ko kung bakit siya nasagasaan. Ako sana yung nasa kalagayan niya. Ako sana. I wiped my own tears. I was about to stand up when I heard a voice at bigla akong naalarma. Where is my son? Galit na galit ng boses ng babae na tila ko ay mami ni Mateo. Habang maras at malaki ang kanyang mga hakbang papatungo sa pwesto namin. Nasa likod niya si Jelay na may pag-alala rin sa mukha. Kumirot ang puso ko at mas lalong gusto ko na lamang magpalunod sa lupa kung meron man. Nang nakita ko ng mami niya ay dumiretso siya sa akin at hindi pa man ako nakapagsalita ay sinalubong niya ako ng isang malakas na sampal. Napahiyaw ako sa sobrang sakit. Napasinghap ang lahat ng tao sa paligid at gumawa ng tunog ang kanyang sampal sa akin. Tumulo ang luha sa aking mata at hindi makapaniwalang hinarap siya. Ikaw! You are the reason why my son is lying on this hospital bed. Galit niyang sigaw sa akin. Ikaw talagang impakta ka. Ang kapal na mukha mong pumarito. You don't have the right, gold digger ka. Gusto ko lang sabihin sa iyo na malas ka para sa anak ko. Naintindihan mo ba ako? Wala akong magawa kundi ang umiyak sa harapan niya. Wala na akong lakas para magsalita. Wala akong lakas upang ipagtanggol ang sarili ko. Wala akong lakas para labanan pa ang aking sarili dahil buhay ni Mateo ang nakataya rito. Hindi na mahalaga sa akin kasi buhay ni Mateo ang nakataya. Hindi na mahalaga ang sakit na naramdaman ko. Wala nang halaga. Tama na yan, Tita Claudia. Hindi mo na dapat pagtuunan ng pansin ang mga babaeng galing sa squatter. Look at her. Iyak siya ng iyak. Pero nung una ay sobrang tapang. Siguro ito to ang sinabi mo, Tita Claudia. Ginamit lang si Mateo niyan para sa pangailangan niya. Alam naman natin na mahina ang puso ni Mateo para sa mga bata. Ngumisi si Jelay sa akin at umirap kalaunan. Kinuyom ko ang kamo ko. Dinuro ako ni Tita Claudia. Huwag ka na magpapakita sa anak ko. Hindi ko hahayaan na makalapit ka pa sa anak ko. Naiintindihan mo ba ako? Hindi mo alam ang kaya kong gawin sa'yo. Kaya kitang ipatapon kung saan ka man ang gagaling. Huwag kang mangarap na mapasayo ang anak ko habang buhay. Dahil hindi. Lupa ka. Putik, hindi mo maabot ang anak ko. Sinaman niya muli ako ng tingin bago siya lumayo sa akin at tinanong ang nurse tungkol kay Mateo. Naiwan naman si Jelay sa akin na masama ang tingin. Malaki ang kanyang ngisi na tila nagtagumpay siya. Girl, hindi naman kasi masama ang mangarap. Naiintindihan kita. Pero alam mo kasi, hindi lahat ng pangarap ay makukuha mo. At si Mateo iyon, hindi kayo bagay. Huwag ka sana makisali dito. Nanginginig kong sabit sa kanya. Umawang ang labi niya at nailagay pa ang kanyang palad sa dibdib na tila ba nasaktan siya. Oh, I'm hurt. Wala akong pakialam sa'yo, girl. But after Mateo's wake up, he is mine. And you can't have him forever. At iniwan niya ako upang sundan si Tita Claudia. Nanghina ako matapos sila akong iwanan. Aasahan ko na lang na hindi nila ako papalapitin kay Mateo. Sigurado ako na alam ni Michelle ang nangyari. Sana ay pakalmahin niya ang anak ko dahil hindi ko pa magawang sabihin. Nagtungo rin ako sa police station upang isalaysay ang nangyari. Pagkatapos noon ay pinauwi na nila ako
habang unti-unting pumapatak ang mga luha ko habang naglalakad papauwi. Palaging bumabalik sa isip ko ang imahe ni Mateo na walang malay. Isang yakap ang binigay sa akin ni Michelle na makapasok ko sa loob. Sobrang pag-alala ang kanyang mukha at sinilipan niya ang sugat sa binti ko. Akala ko ba isa binti lang? Ano nangyari dyan sa pisngi mo? Tanong niya sa akin. Napalunok ako at nagpalingalinga dahil baka sakaling gising pa si Elizabeth. Ayoko na marinig niya ang pag-uusapan namin ni Michelle. Umupo ako sa sala at hinilamos ang aking palad sa aking mukha. Sino ang gumawa niyan sa'yo, Tricia? Si Elizabeth. Tanong ko na binabaliwala ang kanyang tanong sa akin. Tumabi siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Tulog na siya. Pero ano ba talaga nangyari sa'yo? Narinig ko na lang ambulansya kanina pero hindi na kita makita nang sinubukan kong puntahan. Nalaman ko na lang na may nasagasaan. Napailing na lang ako habang tulalang nakatingin sa kawalan. Si Mateo. Si Mateo? Bakit naman siya nasagasaan? Tinulak niya ako. Tumulo muli ang luha ko sa aking mga mata. Nanlumo ang mata ni Michelle sa akin at kagad niya ako niyakap mula sa gilid. Pinunasan ko ang luha sa aking mata. Dumating ang mami ni Mateo. Tingin ko ay hindi ko naman mabibisita si Mateo. Aba, hindi pwede yun. Siya ba ang gumawa niyan sa pisngi mo? Hindi na lamang ako sumagot. Gusto ko rin malaman ang kalagayan ni Mateo para naman mapanatag ang loob ko. Pero hindi na ako haasa na makikita ko po siya dahil itataboy naman ako ng mami niya. Ano ba kasi nangyari? Nag-away ba kayo? Sinabi mo ba sa kanya lahat nang nalalaman mo? Tumango ako at mas lalong nanlumo. Hindi niya ba tinanggi? Umiling ako. He wants to explain. Tapos, kinagat ko ang ibabang labi ko. Pinigilan ko siya. Hindi ko na siya nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Hindi na nagsalita si Michelle at hinayaan na lamang niya ako umiyak sa bisig niya. Mabuti at tulog na ang anak ko. Ayoko na makita niya ako umiiyak. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa kanya. Sigurado ako na magtatanong iyon at hindi pwedeng itanggi ang kalagayan ni Mateo sa nag-aalala ko na anak. Kinabukasan ay maaga kong umalis. Sinabi ko sa anak ko na may bibili lang ako. Pero ang totoo ay nagtungo ko sa ospital. Nagbabaka sakali ako na makakapasok kaya naglalakas loob ako. At ano naman ang ginagawa mo rito? Hindi pa man ako nakaapak sa loob ay hinarangan na ako ni Tita Claudia kasama ang kanyang mga tauhan sa likod niya. Napatingin sa amin ang ibang tao sa labas ng ospital. Bibistahin ko po ang boyfriend ko. Natawa siya sa sinabi ko. Boyfriend mo? Matapos mo siyang pahabul-habulin? Boyfriend mo pa rin? Napalunok ako. Pumalakpak siya na parang nakakatawa ang sinabi ko. Ang kapal na mukha mo, iha. Don't worry, maayos naman ang anak ko. Sinusubuan siya ngayon ni Jelay sa private room at sila lang dalawa. Kumirot ang puso ko at nasaktan ako sa aking narinig. Mabuti pa ay bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo at asikasuhin mo ang anak mo. My son deserves the best. Hindi niya deserve ang maging second choice lang. Umalis ka na at kung hindi ay ako mismo ang magkakaladkad sa iyo paalis sa lugar na ito. Inayos ko na lang ang sombrero ko. Hindi pwede na makita ko ng iba rito. Tita? Don't you dare call me that. Hiyaw niya sa akin. Umalis ka sa harapan ko kung hindi ay kakalad ka rin kita. Hindi ka kailangan ng anak ko. Naiintindihan mo ba ako? Ha? Napayuko ako. Nagulat ako na may isang kamay ang mumawak sa balikat ko. At kaagad ko itong iniwakli. Mabuti naman at may pulis rito. Ialis mo dyan dito, officer.
Umawang ang labi ko at napalingon sa humawa kanina sa balikat ko. Nang umiti ito sa akin, ay agad ko itong nakilala. Siya yung pulis na tumulong sa amin para madala si Mateo sa ospital. Umalis na tayo rito, miss. Umawang ang labi ko at hindi agad nakapagsalita. Napakurap-kurap ako at saka sumuko na lamang. Oh, may isasalisay ka ba ulit, miss? Nagsitayuan ang mga pulis sa police station. Nang makita niya ako, nakasama ang pulis na kasama ko pag alis kanina. Sir? Huwag niyo nang pansinin. Dinala ko lang siya dito at nagugulo sa labas ng ospital. Namilog ang mata ko at napalingon sa pulis na ngayon ay hubad ng kanyang sombrero at saka tumingin sa akin. Wait, hindi ako nanggugulo. Pero yun ang nakita ko. I am telling the truth, hindi ako nanggugulo. Gusto ko lang makita ang kalagayan ng boyfriend ko. Sabi ko sa kanila. Silang lahat ay natigilan sa sinabi ko. Natawa naman ang pulis na kasama ko kanina. Mukhang ayaw naman yata ng nanay eh. Ayaw talaga ang mahirap kapag mayaman ang mahal. Kailangan mo rin maging mayaman. Bitter na sabi ng lalaki at tinasan pa ko ng kilay. Sir Dalisay, masyado mo naman yata dinidibdib. Relate na relate. Dalisay pala ang apelyido niya. Ang totoo, hindi bagay ang kanyang mukha sa pagiging pulis. Masyado siyang bata, maputi at may dimples ang kabilang pisngi. Ang mga kasama niya rito ay matataba. Pero mababait naman. Hindi naman yata sila mapang-abuso kasi nakikitawa sila. Bumuntong hininga si Dalisay at lumapit sa akin. Ngumisi siya. Dito ka na lang muna, miss. Kapag kasi hayaan ka namin, babalik ka na naman doon. Ayaw mo naman siguro mapahamak, no? Mukhang dayo ka pa naman dito. Taga rito ka ba? Sinilip niya ang mukha ko. Napalunok ako at saka nag-iwas ng tingin. Hindi rin kasi pwede. Kasi mukhang balak yata bumisita ni Congresswoman Madrigal doon sa ospital. Namilog ang mata ko nang narinig ko ang apelyido ng pamilya ko. Kaya talang itataboy ka ng pamilya kasi may bisita sila mamaya. Mukhang magkakilala ang nakasagasa at saka congresswoman. Kaarawan niyo pala kahapon, no? Oo, nagtungo ka nga kami roon. Inimbita kasi kami. Ang bait talaga. Sa kanila pa rin ang boto ko sa susunod na taon. Bibisita si mami kay Mateo? Napalunok ako. Bakit naman yata? Hindi naman siguro lang ako pag-uusapan, di ba? Sadyang magkakilala lang sila, hindi ba? At hindi naman siguro alam ni mami na boyfriend ko si Mateo o baka alam niya. Kumalabog ang puso ko at hindi na ako nagsalita. Umupo na lamang ako sa bakanting upuan. Hindi na rin ako kinukulit ng mga pulis at nagsibalikan na sila sa kanikanilang mga trabaho. Confirm na talaga. Natotoo ang lahat ng sinabi ng dati niyang katiwala. Tingnan mo nga naman ngayon. Bibisita ang mami mo kay Mateo. Umiling-iling siya at pati siya ay na-stress sa problema ko. Ang anak ko naman ay inusinting nakikinig sa amin. Palipat-lipat ang kanyang mga mata at kay Michelle. Anak! Natigil si Michelle sa paglitan niya nang na-realize niya na nasa paligid lang ang aking anak. Mommy, ano po ang nangyari kay Daddy Mateo? Napalunok ako. Nilakihan naman ako ng mata ni Michelle. Inilingan ko siya at saka nilapitan ko ang anak ko na nakalabi ang kanyang labi. Umupo ako upang mag-level lang aming paningin at saka hinawakan ko siya sa kanyang balikat. Anak! Mommy, I am so sorry kasi nakinig po ako sa inyo. Pero, totoo po bang na-aksidente si Daddy? Pwede po ba natin siyang puntahan, Mommy? Nangilid ang luha ko sa aking mga mata. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Mommy, nag-aalala po kay Daddy. Mommy, please. Please let us go see him. Napalunok ako. Anak! Mommy! Nagsimula ng umiyak
ang ano ko sa harapan ko. Puntahan natin si Daddy, Mommy. Anak, umiling ako sa kanya. Hindi kasi pwede, anak. Bakit hindi? Nag-aalala naman po ako sa kanya, Mommy. Napalunok ako. Hindi kasi pwede ang bata sa ospital. Umawang ang labi niya at hindi na siya nakipagtalo sa akin at yumakap na lamang. Wala akong magawa kundi damayan ng anak ko na gusto lang namang makita ang kanyang Daddy Mateo. This is all my fault. Kung hindi ko na lang sana binigdil ang lahat, hindi sana umabot sa ganito. Hindi ko na lamang sana inisip ang sariling naramdaman ko. Hindi sana aabot sa ganito. Nasasaktan ako at mas lalong nasasaktan ang anak ko. Nasasaktan ako na hindi man lang kami nagkaroon ng magandang relasyon ni Mateo dahil maraming bumagabag. Naiiyak ako na binamukha talaga sa akin na hindi kami pwede dahil ayaw sa akin ng mami niya. Hindi na lang ba pwede na hayaan na lang kami? Bakit kailangan pang humadlang? Hindi naman pera ang habol ko sa anak niya. Masyado lang siya yatang asyumera porket hindi ako kasing yaman tulad nila. Wala akong ibang nagawa kundi ang ipagdasal na sana ay ayos ang kalagayan ni Mateo. Pagod na kasi ako. Pagod na talaga ako. Mateo's point of view. I panic when she knew the truth. I want to explain that it's not like that, but it's too late. Naiinis ako sa paligid ko. I hate myself for doubting her. At ngayon ay nagkalamat ng relasyon namin. She distanced herself to me. Alam ko iyon at ramdam ko iyon. My head hurts. Maybe because of the accident. Akala ko ay siya ang masasagasaan. Akala ko ay huli na ang lahat. Sana siya ang nasa kalagayan ko ngayon kung hindi ko agad siya nitulak. Mabuti na lang ay niligtas ko siya. Mapait ako napangiti. Ilang araw na ako rito sa ospital. Ngunit kahit anino ni Tricia ay hindi ko malang nakita. Hindi ba siya nag-aalala sa akin? Ganun ba siya kagalit sa ginawa ko? Mateo? Inis na daing ni Jelly sa akin nang hindi ko sinubo ang kanin. She tried to feed me but I don't want to. At ngayon ay naiinis na siya sa akin. Hindi ko naman siya inutusan. Just get the fuck out of here, Chelay. Inis kong sambit sa kanya. Halos hindi ko may galaw ang katawan ko dahil sa aksidente. At mas lalo akong nababadtrip dahil si Chelay ang bumungod sa akin. Why are you so harsh, Mateo? Mangyayak-ngyayak niya na tanong. Ako naman ang narito. That bitch didn't even visit you. Siya pa rin ba ang nasa isip mo? I gritted my teeth. Don't call her a bitch. Get out of here. Mateo, hindi mo ba ako kayang mahalin? Kukunin mo lang naman ang bata sa kanya, di ba? That was your original plan. Your plan was to make her fall for you and get the child. Pero ano? Nahulog ka na rin. Nahulog ka sa bitag ng babaeng iyon. Shut up! I shouted to her. Halos gusto ko nang bumangon at sakalin ng babaeng ito. No! I won't shut up, Mateo. Hindi ko akalain na seryoso ka talaga sa kanya. Ginamit mo lang siya, remember? At ngayon ay halos sunugin mo ang sariling kumpanya mo para lang sa babaeng yon. You even risk your life just for her. Hindi ako nagsalita. She's right. I planned all of this. Ayoko na si Mami pa rin ang magkukontrol sa akin. So I want to make sure na makukuha ko ang kumpanya na nakalan talaga sa akin. Just get the child, Mateo, at lumayo na tayo rito. Natawa ako sa sinabi niya. Sino ka ba para lumayo kasama ka? Umawang ang labi niya. Mateo, I don't like you, Jelay. Noon pa lang ay nilinaw ko na sa iyo yun. Nagsasayang ka lang ng oras sa akin. Kahit ano pa ang gawin mo ay hindi mo ko makukuha. Kahit ano pa ang sulsul mo sa mami ko, you will not get me. Tumulo muli ang luha sa kanyang mata. Hindi na dapat ako nakikipagtalo sa babaeng ito.
All I want is to see my baby. My two babies. Sigurado ako na hinarangan sila. Hindi pwedeng hindi ko sila madadatnan. Natigil lang ako nang bumukas ang pinto at iniluwa roon si Mami na ngayon ay pag-alala ang kanyang mukha. Mahina ako natawa. Jelay, bakit ka umiiyak? Kinuyom ko ang kamay ko. Wala po tita. Masaya lang ako na okay na si Mateo. Tumaas ang kilay ni Mami at napatingin sa akin. Is that so? Tumango si Jelay at kinuha ng mga gamit niya. Sige tita. May iwan ko muna po kayo ni Mateo. I think you need to talk, lalo na at kagigising niya pa lamang. Alright, thank you iha. Tumangulang si Jelay at saka lumabas na. Nang nakalabas na, ay lumapit si Mami sa akin. Mabuti naman at gising ka na. Tingnan mo ang ginawa mo sa sarili mo, sa babaeng hindi ka naman pinagtutuunan ng pansin. Shut up, Mom. Shut up. Magpasalamat ka sana kay Jelay. Kasi siya ang nag-aasikaso sa iyo habang wala kang malay. Ang babae mo ay wala man lang ginawa. Hindi ka man lang binibisita rito. I greeted my tit. Oo nga. May ginawa ka siguro. Hindi na ako magtataka. Ha? Bakit ko naman gagawin iyon, anak? Umupo si Mami sa upuan malapit sa kama ko. At akmang hawakan niya ang kamay ko pero nilayo ko ito. I saw her with a police officer. Wala siyang pakialam sa'yo. Can you stop that? Wala akong pakialam kung sino ang kasama niya. Ang mahalaga ay tumahimik ka. Sigaw ko sa Mami ko. Nagulat si Mami sa ginawa ko. Kumuyong palalo ang kamo ko. Hinding-hindi na ako maniniwala sa'yo. This is insane. Anak, concern lang naman ako sa iyo. Tama na ang pagpapanggap. Pagputol ko sa kanya. Hindi ka concern. Kailan ka pa naging concern? Dahil nasa akin ang kumpanya ni Dad, ha? Kung siguro hindi binigay ni Dad sa akin ang posisyon niya, ay baka hindi ka lumalapit sa akin ngayon. Anak, you ruined everything. Wala naman ako masamang ginagawa sa iyo, ha? Kasalanan ko bang binuhay mo ako sa mundong ito? Kung pinatay mo na lang ako noon pa man, hindi ka na sana nagpakahirap ngayon. At ngayong malaki na ako, buhay na buhay ay pagsisihan mo. How could you say that your mother? Mami pa rin ako. Pumikit ako. Hindi ko na lamang sasinagot dahil napapagod na ako. I just want to heal and see my lovely ladies. Nang kumalma na si Mami, ay may sinabi siya na nagpaago ng atensyon ko. By the way, may babysitter raw sa iyo. I don't know kung paano kayo nagkakilala, but it's a big opportunity for you. Noon pa man, ay gusto ko na makilala ang congresswoman sa lugar na ito. Congresswoman? Oo. Congresswoman Madrigal. Umawang ang labi ko at biglang naalarma. Maybe you can introduce me to her, anak. I bit my lower lip. Kapag nalaman mo na ang sinasabi mong congresswoman ay ang ina ng babaeng mahal na mahal ko, ay baka kainin mo ang mga sarili mong salita. My mom was so happy when the congresswoman of San Isidro visited me. I wanted so bad to tell her that this woman in front of us is the mother of Tricia. Gusto kong matawa. She's so fucking nice to her kasi mayaman at mabango ang pangalan. I never thought na kilala mo palang anak ko, congresswoman. Humalakhak si Mami. My son is not a sociable person. Tumaas ang kilay ni tita. Are you sure? He approached me years ago. He is a sociable person. Natameme si Mami. Talaga? Hindi ko alam iyon. Bumaling na si tita sa akin. How are you, Mateo? I am fine. I am sorry, tita. Hindi ko nagawang magtungo sa birthday party mo. Ngumiti siya sa akin. It's fine. You don't need to say sorry. Tanggapin mo na lang
ang sorry niya congresswoman. Mas inuna pa niyang iligtas ang babae niya kaysa magtungo sa importanteng araw mo. Kumunot ang noon ni tita. Wala siyang kalam-alam na nasa akin ang anak niya. Babae? Akmang magsasalita na sana ako, ngunit naunahan ako ni mami. Yes, babae. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ng anak ko sa isang babae mukhang pera lang naman yata ang habol niya. Pinatulan niya. Gusto kong mahiya sa mga sinasabi ni mami. Bakit ba siya daldal ang daldal? Talagang sinisiraan pa niya ako sa harap ni tita. What the fuck is wrong with her? Oh, hindi ko alam yun. Tumikim si tita. Gusto ko sanang makausap ang anak mo. Oh, makahulugang tumingin sa akin si mami. Okay. Tumayo si mami sa supa at saka tumingin muli sa amin. I will give you some time. Nice to meet you again. I hope na makilala pa kita ng gusto. Tumango lamang si tita at hindi na ako nagsalita. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung anong pinupunta niya rito. Maybe she's concerned? Nang nakalabas na si mami, ay sakala nagsalita muli si tita. How are you, Mateo? You look different. I'm sorry. Bumuntong hininga siya. It's fine. Nandito lang ako kasi gusto kong malaman kung nakita mo na ba ang anak ko. Do you find her? You told us years ago na ikaw ang ama nang dinadala ng anak ko. It was too late because my daughter ran away. Nakinig lang ako. It was an insult that you tried to give us money because you wanted to marry her. Bigla ako nakonsensya. Yes, I tried to give them money because I thought it was the solution para mapasakin ang anak nila. I impregnated their daughter at hindi kaya ng konsensya ko iyon, lalo na't ginamit ko ang anak nila upang makuha ko ang kumpanya. Walang pakialam ang asawa ko sa panganay namin. Pero ako, may pakialam ko sa kanya. Pinalabas ng asawa ko na nasa ibang bansa ang anak ko at doon siya nag-aaral. Nakapagsalita ako ng masama sa anak ko, pero hindi ko naman akalain na lalayas siya at hindi na muli nagpakita. She was so young, Mateo. She has so many dreams in her life. Kumirot ang puso ko at kinain ako ng konsensya, lalo na nang lumuha si tita. Gusto ko lang sanang malaman kung nasaan siya. Kumuyo mang kamo ko. What will you do if you will find her? Tanong ko sa kanya. Aalis kami sa mansang ito. Namilog ang mata ko. Ano po? Aalis kami sa bansang ito. Hindi na muli ako tatakbo bilang congresswoman sa lugar na ito. Ilalayo mo ang anak mo sa akin? Nagulat siya sa sinabi ko. Napakurap-kurap siya. What do you mean by that, iho? Anak lang naman ni Trish ang gusto mo, hindi ba? Papayag ako. Nakunin mo ang anak niya sa kanya. Pagkatapos nun, ay kukunin kong anak ko at aalis kami sa bansang ito. No! You can't do that. Mahal ko po ang anak mo. How could you do that? Sinira mo ang buhay ng anak ko. Maring sabit ni tita. Hindi ako makakapayag na masisira ulit ang buhay niya. Hindi siya nakapagtapos sa kanyang pag-aaral. Gusto kong maabot niya ang gusto niya sa kanyang buhay. I will let her do anything. But please, huwag mo siyang ilayo sa akin. Tumayo na si tita na nagpataranta na sa akin. This is bullshit. Ano ang nangyari sa pinag-usapan namin noon? Nagbago ba ang isip niya? Tita! Yun lang ang pinunta ko rito, iho. Sana'y maayos ka na. Puputulin ko na ang connection ko sa iyo at itatama ko ng lahat. Aniya at saka lumabas na ng kwarto ko. Halos hablutin ko na ang dextrose matapos niyang umalis. No! Kailangan ko mahanap ang mag-ina ko. Ang dami ko pang sasabihin kay Trisha. Ang dami ko pang ipapaliwanag sa kanya. Karapatan niya na malaman ang katotohanan. Kumuyom ang kamo ko.
hindi ko hahayaan na malayo ang mag-ina ko.